Up, mga boss. Sana okay lang kayo dyan. For today's video, magkakaroon naman tayo ng unboxing. Okay, palingin muna tayo sa sapatos. So, for today's video, meron tayong i-unbox na pangmalakas ang ayan, Asus Vivobook. Okay, so laptop to mga boss. Pakano yung mukha ako. So, ayan, laptop siya mga boss, no? So, si Asus Vivobook mga boss is good for editing videos, yung mga videos niyo for vlog. Para sa akin, para sa mga student na nagsisimula pala, pwede rin siyang gamitin pang office. Yun nga lang mga boss, dahil budgetary laptop siya, eh, hindi ganun kataas yung specs niya. Pero masasabi ko naman na sulit. Bago tayo magsimula, meron tayong trivia. Okay mga boss, malamang nakita nyo na kung ano yung ating i-unbox. Kasi may clue na kayo, doon pala sa una, di ba? So, huwag natin patagalin. Let's go! Okay mga boss, so ito yung unboxing ng ating Asus Vivobook. So tingnan natin kung ano nasa loob, ganito ang itsura nya. Ayan, size 14 to mga boss, no? So tingnan natin, gamit yung ating mahiwagang gunting. Buksan natin dito, dito. Okay. Ayan. So pag binuksan nyo ito, unang bubungag agad sa inyo yung laptop niya agad. Insert of incredible. Okay. Napakaganda ng karton niya mga boss. So itong maliit na box na ba ito. So sa gilid, meron siyang power cord. Ayan. Yung power cord ng ating laptop. Then yung ating mismong laptop, siyang tabi muna natin. Ayan, sa loob, pubungad agad sa inyo yung kanyang manual. Ayan, at saka warranty card. So ayan mga boss, manual at warranty card. So tabi natin. At sa ilalim ulit, yung kanyang adapter. Ayan. Okay, Asus adapter, input 240 volts and okay, so tabi natin yan. At wala na. So yun lang yung itsura ng box niya, no? Okay, so ito naman yung kanyang power cable. So, natin. Ayan, ganyan mga boss. So ito yung kanyang power adapter mga boss, ganyan, may plastic pa. Specs 240 volts 50 to 60 hertz. Okay, so balik tayo sa laptop mga boss. Buksan natin kung ano naman na ito. At syempre bubungal sa inyo yung ating Asus na laptop. So may logo sa dyan, plastic material yung ibabaw, yung ilalim niya plastic din to malamang mga boss. So siguro ito yung kanyang fan.
and then may speaker sa gilid. Siguro ang speaker niya is ito lang, itong dalawang side na to. Okay, tapos yung fan nga. Buksan na natin. So kagaya ng ibang common na laptop mga boss, kailangan buksan nyo siya gamit yung dalawang kamay nyo, kasi oh, maangat diba. So hawakan nyo dyan sa kanyo taas. Ayan, tapos ang galing nyo to. Ano ba to? May pay. At bubungkad na sa inyo yung ating napakagandang Asus Vivobook. So ganito ang itsura ni Asus Vivobook mga boss. Ayan, napaka sleek nung design niya, no? Parang elegante masyado yung design. So i3 8th generation Asus Vivobook 14. So 14 inches to mga boss. Okay. Nano edge display, auto tilt, and so sa pagkaalam ko po, mga fingerprint siya, yun pala wala. Yun yung isang model, yung i5. Ayan, so ang ganda ng keyboard niya, okay lang, basic. At eto mga boss, magtataka kayo kung bakit nakaganyan yan, kung bakit ganito design niya. Kasi mga boss, dahil nga may pantay dun, ayan, ang reason sa pagkaalam ko is para hindi siya basta-basta umiinit, kaya ganyan ang design niya, no? Kaya kung papansin nyo, medyo curve yung pinaka-screen. Okay, so sa kaliwang side meron siya ditong USB. Okay, so tingin ko itong isang to is USB-C. Okay, USB-C port. Sa harap wala. So kabilang side yung kanyang power port. Dito HDMI. So okay, meron na siyang HDMI, USB, at saka yung headset or microphone. Okay, so pwede rin siguro siyang micro SD. Siguro micro SD to, no? Tapos yung indicator ng battery. Okay, okay mga boss, so yun nga yung ating unboxing para kay Asus Vivobook 14. So as usual, if you do like this video, don't forget to hit the like button, i-click yung ating bell para ma-notify kayo sa mga videos na ating pang-i-upload, at syempre yung ating subscribe. Okay, so yun lang muna sa ngayon. See you again next vlog. Thank you.